ang pinakakontrobersyal na importation dahil nga ho sa mga ginawa ng Sugar Regulatory Board, Sugar Regulatory Administration. So, Department of Agriculture. Grabe itong balitang ito. Talagang maraming magagalit, maraming nakakagalit. At katulad po ng sinabi ko nitong mga nakarang araw, ito nagkatotuna. Talagang pati mga senador, ay naniniwala na na merong kalukuhan ng importation. Merong malaking racket sa importation. Kasi sinabi na mismo ng Senate President Juan Miguel Zubiri o mas kilalang Senador Nick Zubiri sa kanyang speech kanina sa Senado na garapalan at matindi ang nangyayari. Nakakabahala, no? Nakakabahala, pero hindi po kayo dapat na masyadong magpanik at ating pong ipapaliwanag ang isyong ito. Tatalakayin natin ang isyong ito na talagang medyo mahaba-habang oras ang ating ibibigay. Masalimuot kasi ang usapin. Pangalawang isyo ito, matindi rin ito. Naku, pati yung ating mga kapatid na Muslim, yung National Commission of Muslim Filipino, meron ng official statement. Ayaw nila itong ginagawa at panukala ni Senador Robin Padilla. Ano ba yun? Grabe ito. Six Civil Union. Or parang sabi nga ni Pimentel, ano yan eh? Ha? Same-sex marriage nga po. Dapat na nga bang mag-resign? O pinagre-resign na po, actually. Pinagre-resign na ni Senate President Nick Zubiri sa kanyang speech kanina sa Senado. At alam ba ninyo na napakatindi po ng kanyang expose? Okay? So sabi ko nga sa inyo, itong dalawang title na magkasunod, parehong matindi, parehong kontrobersyal. Yung same-sex marriage, ano? Yung parehong kasarian na pwedeng mag-asawa or magsama. Yan ho yung sinusulong ni Senador Robin Padilla. Na by the way, pasintabi na po, si Senador Padilla ay isa pong kapatid, isang Muslim. Kababayan nating Muslim. Muslim po ito. Pero ngayon, nagulat ako, hindi pala ito sang-ayon o naaayon sa mga paniniwala ng ating mga kapatid na Muslim. Good evening po sa lahat ng ating mga kababayang Muslim nandito kayo sa Pilipinas o nasa abroad. Kasi sabi po ng National Commission on Muslim Filipino, hindi nababagay. Hindi nila tinatanggap, hindi daw katanggap-tanggap na yung parehong kasarian ay magsama, na siyang gusto. Kasi yung sinasabi ni Senator Padilla na same-sex civil union, di ba? Binago lang yung pangalan eh. Ha? Same-sex civil union at saka yung same-sex marriage, sabi ni Senator Coco Pimentel, binago lang ang pangalan pero parehas pa rin. Kaya tumututol siya. So napaka-controversial. Siguradong mainit na tatalakayin ito sa mataas na kapulungan sa Senado at sa Kongreso, baka talakayin din yan. Diba? Ang lulupit itong mga pinag-uusapan. Pwede unahin natin itong SRA, SRB na dapat mag-resign. Alam nyo, nalaman natin na apat lang pala o tatlo. Ang chairman of the board, officially on record, ang chairman of the board ng Sugar Regulatory Board ay secretary ng Department of Agriculture. Ang vice chairman, administrator ng Sugar Regulatory Administration. Pagkatapos yung dalawa na nag-resign na rin, by the way, si attorney Rolando Beltran, nag-resign na rin. Nag-resign na as member ng board. So meron pang dalawa, yung administrator na member ng board at saka yung isa pa ay hindi pa nag-resign. Yan ang pinag-resign ngayon na sinisigaw ng mga senador at mga kongresista. At kanina sa expose ni Senador Zubiri na aking pinakinggan, nagulat ako. Tama yung sinasabi natin isang araw pa at noong nakaraan pa. Maraming kalukuhan sa importation. Kaya may nagtatry na makasingit. May nagtatry na mangyari ito. Kasi alam mo ang sinabi ni Senador Zubiri? 200,000 pounds ng sugar ang na-import na nandito na noong July pa. Pagkatapos, meron pang additional 160 or more or less 200. Basta ang pagtaya ni Senador Zubiri, aabot ng mga 450 pounds ang in-import nila. Yung iba dumating na, yung iba paparating pa lang. Kaya nagtataka siya, bakit wala pa yung iba? Eh bakit meron silang plano na mag-import ulit ng another 300,000 pounds na ito yung controversial na inaprubang resolusyon na ayaw ng Pangulong Marcos Jr. So talaga itong Department of Agriculture at Sugar Regulatory Board at Administrator ay talagang mahilig sa importation. Ito pa yung sinabi ni Senator Zubiri kanina. Enough ang supply galing sa local. Marami raw sugar na sa bodega, tinatago, hinohold. Para pag nagkaroon ng shortage, itataas nilang presyo para kumita ng malaki. Yan ang sinasabi ng Senador. Antindi. Ang lakas daw ng produksyon ng Negros, ano ba sinabi na? Panay, Iloilo, Negros, yan sa parte ng Visayas at Mindanao, malakas daw ang produksyon ng sugar. Kaya hindi naniniwala sa Zubiri na merong shortage at dapat mag-import. Pero ganun pa man, nakapag-import na pala nung July pa at dumating na yung 200 pounds. Ang dami nun. Plus merong pandarating na na-import na rin nila.
So ibig sabihin, noong bago natapos ang Duterte administration, nagplano na sila. Kasi ito pala mga opisyalis na ito, yung mga dating opisyal. Yung mga board of director ay dating opisyal. Pati yung nag-resign na si Undersecretary Sebastian, dati na pala yung taga diyan sa DA. Taga Department of Agriculture. Tapos ginawa pang chief of staff at secretary ng DA, Undersecretary. Okay, so ganun pong kasalimuot ito. So malinaw na malinaw yung sinasabi natin, tama yung desisyon ng Pangulo, huwag muna mag-import kung hanggat maaari kasi hindi siya niniwalang may shortage. At pangalawa, gusto niyang bigyan ng pagkakataon. Marcos Miguel, thank you very much. Magandang gabi po. Magkaroon ng pagkakataon, makapag-produce ang mga local producer. At meron naman. So malinaw po, sabi nga ni, anong grabe yung ginamit na lingwahe kanina ni Subiri? Ha? Wala ba kayong delikadesa? Magsipag-resign na daw kayo lahat. At bigyan ng pagkakataon ng Pangulong makapagtalaga ng mga taong mga nasiwa ng Sugar Regulatory Administration at Sugar Regulatory Board. Dalawa pala nag-resign, isang Yosek at isang member ng board. Eh, siyempre, chairman doon, yung sekretary, pero ngayon presidente. So, siyempre, yung vice chairman, yung administrador ng Sugar Regulatory Administration. At saka isa pang sibilya. Isa pang na-discover, nagulat talaga ako doon, grabe. Matagal na palang sinusulong ni Senador Subiri na dapat magkaroon ng kinatawaan ang legitimate farmers, na maging kinatawaan sa board, pero lagi daw nire-reject. Ngayon, ang lumalabas, yung dalawang kinatawaan ng board ay galing sa business group na Lacuna. Apat lang sila eh. Yung chairman, secretary ng DA, pero dahil ang secretary dyan, temporary si Pangulo, Marcos siya yun. At ang vice chairman, yung administrador ng Sugar Regulatory Administration. So dalawa na sila. At yung dalawang member ng board, parehong galing sa business sector. Walang kinatawaan ang partners na dapat meron. Kaya ngayon, nakakatawa ba kayo ng kanilang mga plano, puro importation? Kasi nga may pera sa importation kaysa sa palakasin, suportahan ang ating mga farmers. So di ba nakakatakot na nagalawan niya? So ayan, mga kaalyado ni Pangulong Marcos sa Senado, halos yung mga senador na nagtanong matapos mag-speech si Senador Subiri, nagka-interest sila lahat. Inutusan na nga ni Subiri at kanyang hinihiling as Senate President, mag-imbestiga na ang Blue Ribbon Committee ni Senador Francis Tolentino. Kasi nga ho, ang sana sabi niya, may pera sa importation katulad din ng mga sinabi ko na. May kumikita rito, nasa mga bodega. Kaya sinabi ko na isang araw para dapat i-raid ng NBI, i-raid ng mga pulis sa mga bodega. Nandyan ang nakatagong maraming sugar. Hinuhol para pag nagkaroon ng shortage, saka ilalabas, malaki ang ipapatong, doble ang kita. Yan ang sinasabi ng senador. Totoo yan. Well, hindi lang po sa sugar importation may racket ang DA. Basta agricultural product at importation, may racket yan. Vegetable, mga meat, yung karne, pork, the chicken, di ba? Yung isda nga, gusto pa nilang import yan eh. Okay, sibuyas, bawang, rice, lahat yan may racket, maniwala kayo. Kaya, laging yung Department of Agriculture nung araw pa, laging priority na importation. Kasi nga, sinasabi ko na sa inyo nung araw pa, sa importation may pera. Pag merong pera, may nangungumisyon. Ngayon, ang inaabot natin, lahat konsumisyon. Alam yan ni Pangulong Marcos. Kaya ang kanyang priority, palakasin, bigyan ng mababang presyo ng abono, bigyan ng patubig, bigyan ng mga makinarya, bigyan ng lahat ng tulong, pinasal ang mga farmers para maiwasan ng